masusumbungan. Masusumbungan. Tawagan mo lang at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong. Isumbong. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayang buntag mga kababayan! Ako po si Senator Sap Bongga! At ako naman po si Pangulong Dagong. Yeah. Welcome, Pangulong Dagong. Bihis ka muna. Eh, dapat doon ka sa CR nagbihis, hindi dito. Mahala na ito siya ready makatog. Kita sa kungkuan. Eh, hindi ako ang hindi makakatulog. Kita mo yung aking kitaanin mo akong Starla? Kay Mito. Sinaw kayong kay Mito. Dahil dyan, ating rap ngayong umagang ito. Ito ay collaboration rap na po. Yeah. Come on. Yo, listen up. Mm-hmm. When I say agoy, you say kagilok. Uh-huh. Agoy. Kagilok. Agoy. Kagilok. When I say agoy, you say kagilok. Kagilok. Agoy. Okay. Ayaw pag-una, pandamay ka. I-timing na to ang rap natin. Okay, ito na. Mm-hmm. When I say agoy, you say kagilok. Agoy. Kagilok. Agoy. Kagilok. When I say ishoot, you say diri-o. Ishoot. Diri-o. Ishoot. Diri-o. Ayan. Very good. Gimahal ko ikaw. Tinakusuki ni Logi, padatan ko ikaw. Sulat, di mo gilabay abin na kung pagpakamatay. Susinday, susudong mag isumbong naman di ay. Bye, ani-ana. Lahat ng tao na lungkot na. True. Sa pagpanaw ng ating idolo, nagulantang ang buong mundo. Kobe Bryant, isa sa magaling. Mm-hmm. Nakalima ang championship ring. Mm-hmm. Sa basketball, isa siyang legend. Di malimutan till the end. Nawala man siya sa mundong ibabaw, pero lahat ng tao may respeto sa kanyang pagpanaw. Mm-hmm. Nalungkot man tayo, pero mga leksyon na naituro sa buhay. Isa siyang idolo, isa siyang ehemplo. May you rest in peace, Kobe Bryant. So sad. Saddest day, but again, especially sa family niya, we extend our deepest condolences. Lalong-lalo na talaga sa avid fans ni Kobe Bryant. Let's proceed. Tuloy-tuloy po tayo dito sa programang Isumbong kay Pangulong Dagong, mga kababayan. Kaya oras na para sa inyong unang sumbong. Ay, Bong, bago magsumbong, Bong, bago ko makalimutan, baka ako naman ang iwan nila. Okay lang yan. Kung iiwan ka nila, Pangulong Dagong, babae lang naman yan. Sa'yo okay, sa akin hindi. Anyway, let's proceed. Unang sumbong! Magandang tanghali, Pangulong Dagong at Senator Sap Bongga. Isumbong ko lang yung mamimitas namin ng kangkong. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin kasi niya sinimulang mamitas. Ano po ba ang gagawin namin sa kanya? Si Iron po ito ng Taguig City sa may Lower Bicutan. Iron, ganito yan. Ano bang pitasin niya? Eh, wala namang dahon ang kangkong. Kailangan mo nang magkaroon ng dahon ang kangkong para may mapitas siya. Talaga ba? Ba't mo alam na wala ng dahon ang kangkong? Naunahan na siya ng uod. Ihalo mo lang yan sa sinigang. Ah, yung kangkong? Yung uod. Yaki ka, ha? Yaki yung uod? Hindi, yung kangkong. Eh, nalanta na kasi. Yung kangkong? Yung uod. Di ba marami mo yung mga galamay-galamay? Ano, yung uod? Hindi, yung kangkong. Hindi, ugat-ugat yun. Ah, nung kangkong? Nung uod. Ayun na, gumapang na. Yung uod? Yung kangkong. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Good morning, Pangulong Dagong at Senator Sap Bongga. Isumbong ko lang yung kasama namin dito dahil ubo ng ubo siya kapag tuwing umaga. Mm. Ano po ba ang gagawin namin sa kanya tuwing umaga? This is Ian Ruan ng Cubao.
Kasi yan ang exercise niya. Mm-hmm. Diba? Mag-exercise tayo tuwing umaga. So, iniba niya yung exercise niya. Okay. Exercise sa chest. Let's do it. Kaya mag-ubo tayo tuwing umaga. Kakaiba ang exercise niya. Talaga ba? Ubo. Oh. Mag-ubo. Normal na sa'yo. Mag-ubo tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Mag-ubo tayo tuwing umaga. Para ang baga natin ay sumigla. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sabang sumbong. Good morning, Senator Sabongga. At Pangulong Dagong, isumbong ko lang po ang mga daga dito sa amin. Bakit? Lagi na lang po kasing kinakain ang sabon namin pag naliligo po kami. E ano po ba ang gagawin ko dito sa mga daga? Richard Carino po ito ng Caingin Road sa Quezon City. Pangulo? Alam mo, wala na po kasi silang makain na iba. Rats are scavengers also. Uh-huh. They also eat kung ano makita, tira-tira. Uh-huh. Ikaso yung tira-tira nyo, binigay nyo lahat sa aso, sa pusa. Uh-huh. So walang natira sa daga. Tama. Kaya sabon na lang tinitira nila. So wala. Ano pang pangpahid mo dyan, pangligo? Uh-huh. Eh. Ipahid mo. Yung sabon? Yung daga. Eh, mabalahibo pa naman yan. Ay, hindi ka? Hindi, yung sabon. Nakikita mo yung sabon, may balahibo na kulot. Bakit ginamit yun? Yung sabon? Hindi ka. Ilagyan mo, nakikita ko sa mouse trap, nasa loob, na-trap na. Ay, hindi ka? Yung sabon. Yung nasa ibabaw ng sabonera yan. Ay, yung sabon? Yung daga. Yeah. Doon yan dumadaan. Yung daga. Yung sabon. Isumbong kay Pangulong Dagong. Dito naman tayo sa ating linya, sa ating telepono. Hello, kababayan. Pangalan. Borat ng Tondo. Anong pangalan mo? Borat. Ah, on the air po tayo, ha? Huwag masyadong magmamarunong. Wala ibang pangalan, ha? Sir? Ayun, talagang pangalan. Hindi, yung totoong pangalan mo, wag yun, ha? Mawawalan kami ng trabaho sa mga pangalan mo pa lang. Hindi ko maimi-mention yan. Sorry. Borat na lang. Ha? Gandang tanghali po sa inyong Pangulong Dagong. Anong pangalan mo, sir? Kulas ng Tondo. O yan, Kulas. Mas mabuti pa yan. Mas bagay sa buses mo. Nagulat ako sa pangalan niyo, eh. Mukhang Las, ng... asa ka sa Tondo, Las? Bilasquez, Pangulo. Ayan, sa Bilasquez. Kumusta ang mga taga-Bilasquez, Las? Natatapos na ng pista ng Tondo, Pangulong Dagong. Mm-hmm. Ba't hindi mo ako inimbita, Las? Di ako makakontak, Pangulong Dagong. Wala humba, di ha? Nagang humba nga makawingig ba? Anyway, Las, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong! Pangulo. Yes, Las. Isumbong ko lang yung nagpalaro sa amin nung pista ng Tondo. Bakit? Uh-huh. Eh, napagkasunduhan, dalawang tao lang. Mm. Si Sipunin, saka si Galisin. Mm. Eh, ang... Oh, ano, Las? Assignment na lang yan? Walang gagalaw. Dalawang minuto. Mm. Uh-huh. Eh, unang gumalaw si ano eh, yung Galisin eh. Uh-huh. Dalawang minuto eh. Samantalang yung isa, yung sipunin, wala. Hindi gumalaw. Inano lang yung dila niya. Kasi hanggang dito na lang yung sipun niya sa labi eh. Bakit tabla? Bakit tabla, Pangulo? Tabla dahil hindi mo sinipsip. Yung sipun? Dapat natalo yung ano, Pangulo. Yung galisin. Yung galisin eh. Kumamot siya eh. Yung galisin. Oh, yung galisin, kumamot. Yung isa, wala, dumila lang. Las, ha? Kasintabi sa mga kumakain sa kasalukuyan. Next time, pag magsumbong kayo, wag naman yung mga Las, ano, ha? Las, alam mo, Las. Hindi, totoo ito. Alam mo, Las, matagal-tagal ka nang nakapagsumbong, di ba? Oo, grabe naman yung pagbalik ng sumbong mo. Napakayaki naman. Pinartner pa talaga. Espeso kay Las. Las, may kumakain. May kumakain. Ito talaga nanalo doon, Pangulo. Oo. Galisin o sisipunin. Alam mo, Las, next time, huwag na lang kayo magpista. Para wala lang ngayon laro, ha? Luod kayo mo. Isumbong kay Pangulong Dagong. Luod ni Kulas, ini yung pista. Pasintabi sa lahat ng mga kumakain, lahat ng mga gusto magsumbong, huwag naman yung mga nakakadiring sumbong, ha?
kayo dyan, pasipsipin ko kayo dyan. Anyway, go ahead. Isa pang sumbong, Pangulong Dagong at Senador sa Bongga. Isumbong ko lang ang kasama kong driver na si Kulot dito sa PICC parking area. Bakit? Sa tuwing masarap na tulog, bigla akong ginigising niya. E ano po ba ang gagawin ko sa kanya? Si Gilbert po ito ng Gen Transport. Hindi, baka kasi mapasarap ang tulog mo. Alam mo na, pag nasobrahan sa sarap, hindi na magising. Kaya pasalamat ka, may gumigising pa rin sa iyo. Ganun pala yun, Pangulo, pag nasobrahan ka sa sarap, hindi ka na magigising. Tirik man yung mata. Pag ay sasakyan ba, tumirik? Umaandar ba? Hindi. Oh, kaya na, pag tumirik ang mata mo, impas ka. Alaka, oy. Mademo natin. Kay Pangulong Dagong. Mademo nga natin yan, Pangulong Dagong. Paano magpapatirik ng mata? I invoke my right to privacy. Hello. Hello, kababayan. What is your name? Yes, good morning, sa Bongga. Si Adonis Baro ng Nova. Oy, Adonis. Oy. Ito yung gwapong-gwapo ako sa boses ni Adonis talaga. Oh, matagal lang hindi ako nasubo eh. Sa wakas, nakapasok. Ha? Matagal ka na hindi nagpasok sa ano? Hindi nakapasok sa tawag. Anong trabaho mo, sir? Driver, sir. Pangulong Dagong. Driver. Driver. Okay. Basta driver? Street lover. Ara. Okay, Adonis. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, isumbong ko lang itong mga barangay enforcer sa Pasig. Napaka-yabang. Akala mo SPG. Hilas kaya yun. Nahuli kasi ako eh. Wrong entry. Kasi wrong entry. Kaya nung umasta, nung pinakita ako, akala mo, nung SPG, akala mo sinong pumorma. Mga barangay enforcer. Yes, sir. Yes, Pangulo. Pero, ang tanong ko, sir, sino may kasalanan? Ako po. Oh, kasalanan niyo po. Pumasok kayo sa no entry. Yes, Pangulo. May ano naman, may signboard naman na no entry. Nasa taas eh, di ko mapansin. Kasi, sinadyaan nila siguro yung itaas nila yung sign para di ka... Para mahuli ka talaga. Ano bang gagawin dyan, Pangulo? Kasi mukhang ang sentimento ni Adonis at ang sentimento ko nung nahuli ako sa Makati, mukhang nasa taas din yung signboard. Wala sa eyesight area. Hindi, sabi ko sa inyo, pare, hindi kayo mahuli. Doon kayo dumaan sa fire exit. May fire exit yung daan? O, bahala kayo. Basta fire exit kayo dumaan. Para hindi mo na ma-encounter yung mga hilas na enforcer. Doon kayo sa fire exit dumaan. But now, seriously. Kay Pangulong Dagong. Seriously speaking, Pangulo, pagka yung mga ganong klaseng signboard na nasa taas, ano bang gagawin doon? Dapat nasa eyesight dapat yan eh. Eyesight area na makikita ng mga driver. Siyempre, hindi naman yung tipong pag ikaw nagmamaneho, alam man, hangad ng hangad ka lang doon sa itaas para lang makita mo yung signboard. Alam mo, ba't nilagay din nila sa taas? Bakit? Binabandalize din ng mga amaw-amaw na kono. I'm sorry for my term. Nainis ako kasi nakalagay na dyan, diba? Do not enter. Pinturahan, bandal-bandal na doon. No? Pangs no. Not dead. Paano mo mabasa yung no-entry? Nawala. Dakpan, yabong ka. At sa taas, saan na pag-spray, nasa taas man. Pero hindi ideal yun kung nasa taas, Pangulo. Kasi alam nga naman, nakahangad ang driver. Well, hindi, ganito katingala. Yan. Kung ikaw driver, kaya nga tayo may seminar. So kung wala kang seminar, seminaron yun ka. Para alam mo yung traffic rules. Right. And violations. Yun lang. Okay, next. Oras na para sa iba pang caller natin. Hello, kababayan. Yun lang, nawala siya. Nag-miss call. Miss call na pala to. Dito tayo sa ating pinakamamahal na telepono again. Hello? What's your name? Hello po, good morning sa Bongga at Pangulong Dagong. Babsy po, sa Mateo Rizal. Oh, Babsy, go ahead. Sumbong kay Pangulong Dagong. Kaya wala may oras do. Pangulong Dagong, sumbong ko lang po si Lupin. Matake na naman kasi. Mm-hmm. Sinong ninakawa na naman? Ako po. Anong nawala sa'yo? Sino po si Lupin? Pagising ko po kasi ng umaga, nawala na yung gulong sa palad ko eh. Mm-hmm. Kaya po, suspecha ko na si Lupin.
Hindi, hindi. Hindi nga akong ano, hindi nga akong itusin. Hindi ba na, hindi na ibalik yan, sir? Nawala talaga, sir? Yung gulong po? Hindi, ng palad. Yung palad mo. Palad ko? Oo. Ano. Andyan pa ba? Silupin? Yung palad niya. Wala na po eh. Basta mag-ingat lang po tayo kung ganito yan. Wala pong mananakaw hanggat wala kang ipanakaw. Uh-huh. So if you are trying to put a cellphone there, makita yan ang magnanakaw, dadalihin talaga yan. Uh-huh. Kaya pag wala silang makita, di wala silang manakaw. So we also have to do our part. Okay? Uh-huh. Eh, makita ko yan, putulin ko yung... yung palad. Po yung ano. Gulong, gulong. Okay, palad po. Sige, salamat ha. Sumbong kay Pangulong Dagong. Dito naman tayo sa ating text line. Magandang umaga, Pangulong Dagong at Senator sa Bongga. Isumbong ko lang ang aking asawa. Parati kasi akong tinatawag na baboy, minsan naman biik. E ano po ba ang gagawin ko, Pangulo? Ano nga ba talaga ako, baboy o biik? Si Sally po ito na taga Novaliches sa Quezon City. Sally. Oh, Sally. That girl. Sally, pag hindi ka mag-diet, tuwagin ka talagang baboy. Pero kung magda-diet? Biik. Eh, anong tawag sa maliit na baboy? Biik. Oh. Kaya wala kang papuntahan. Mag-diet ka, hindi. Ganun pa rin. Ang importante, sumiksi ka at healthy. Yan ang importante. Dagang salamat. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Hello, kababayan. What is your name? Hi, good morning. Oh, babae. Hindi, lalaki. Lalaki. Sino to? J.R. Sus, J.R. O, pag-inay mo maridya. Ang padaan mo kung task force niya. O, pwede ay? Nakalusot yun mo, ha? Kalusot yun mo, ha? Diba? J.R. isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo. Yes, J.R. Sumbong ko lang sa samahan ko, Jonathan. Bakit? Mas gusto niya pang bumili ng sigarilyo kaysa merienda. Sabi mo gagawin natin sa Pangulo. Sabihin mo, pag tuwing merienda, ipakain ko yung sigarilyos kanya. Huwag niyang sindihan ka mo. Kainin na lang. Ah, yung sigarilyo? Yung posporo. Para umusok yan. Ba't pa kasi ha, yung sigarilyo? Yung posporo. Nakakasira po yan sa baga. Ah, yung sigarilyo. Yung posporo. Di ba, ginagamit mo na maghaling-haling huwag ka ng ano? Yung posporo? Para... Ah, hindi, yung sigarilyo. Yan ang gamit ng ano, ng kapre. Ah, sigarilyo? Yung posporo. Sabi na pre, wala ng pait na pre, wala ng pera. Isumbong kay Pangulong Dagong. Kita ko yung kagabi eh. Ah, yung posporo? Yung kapre. Ang orasyon na tabi. Oras na para sa ating pinakamamahal na orasyon, pero ihabol na natin itong isa. Hi, Pangulong Dagong at Senator sa Bongga. Isumbong ko lang ang kainuman namin kahapon kasi si Kuya Johnny wala kasing ginawa kundi ang sumayaw ng sumayaw. E ano po ba ang gagawin namin para makainom siya? Goma Boy ng Quezon City. Pangulo? Sayawin nyo ng tala. Para mag-trending ng kanahan, ha? Tapos, yun lang. Para mag-trending siya, tala sayawin niya. Mm-hmm. O ibang sayaw, hindi yan mag-trending. Okay, let's do this. Right. Oras na para sa inyo mga iba't ibang klase ng mga paorasyon para saan at para kanino. Malalaman natin yan right after the Oremos. Maniudto kita. Nakatanghalian na, Pangulo. Para bago tayo kumain, maghugas muna ng kamay. At habang naghuhugas ng kamay, iwagayway. At bigkasin ang mga katagang Onod, bakog, bakog, onod, buto, laman, laman, buto. Onod, bakog, bakog, onod, buto, laman, laman, buto.
Ronaldine Balangki, Trixon Balmes, kay Ilining, Judith Jinky, Don Benitos, Madam Tisha Abiliones, Gisio May Santo Tomas, kaya Juba May Coachella, nagbuhat og siyumay mga taga na Bunturan, Dabaw di Oro, Raven Aguinaldo, at Sinita Melpi, sana suwertihin ko. Aslin Aday, mga taga Tuklong Kawit, mga taga Kabite. Sana suwertihin kayo. Happy 30th wedding anniversary sa mag-asawang si George. Og wala pa na ilhan nga asawa niya nga pangalan sa kanya. Nga anak na si Judith Ann og si Galio. Siniswerte ko. Mayong pagpaminaw kaninyo. Nagmamadali daw ba tayo, sabi ni Melvin Lucanias? Oo, dahil ayaw namin ma-overtime. Pag ma-overtime kami, ma-award winning na naman kami. Tama. Si Melvin, yat ba yan? Yung taga-Nikas Nico? At saka si Lula Imang, si Sabrina, si Kenneth Andy, Bobby, si Kuya Lito, si na Kuya Pepe, si na Jomar, at si Kokoy. Sana'y swertihin kayo. Si Cooper Kahulugan, og si Espardero, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Angelo Montepalcon, PJ Sanchez, Rami Mioli, Evangeline Aquino, Junelia Lozano, si Edna kayo. Magno, Teresita Garcia, Winnie Liquanan Sanyo, si Jenjen, Maris Amparo, Balay, Balay, Balay. Si Miss Tilapia kasama si Attorney Van Maika Labinje, Stephanie Dimilio, at si Architect Luban Galio kasama si Veronica Aquino, ang team Asukarap sa Kalsada tungod sa Red Wine. Asukarap! Unsa di ay mo, Don Rolio. Boss Marpinto MLP, salamat sa inyo mo si Paring Noel, diha sa may Kaluokan, at sa lahat ng mga drivers, si Bernabe Toyko, Bernard Asupan, Pormonsalan, Johnny Burton, lahat ng mga Grab drivers, taxi drivers, jeepney drivers, pati mga konduktor, pahinante, truck drivers, passengers, manager, hostess, masahista, security guard, labandira. Sana'y swertihin kayo. Oras na muna para i-welcome na ito ang pinakatisoy nga lalaki sa balat ng IFM 93.9 Manila, Boy Tisoy, a.k.a. Mayor Vico Suti. Alam mo mapaglaro ka rin na pangulong tagong. Mayong uto, Boy Tisoy. Mayong uto pangulong tagong and Senator Sapbongga. And of course mayong uto mga suking tagapakinig. Pero itong yung, tanong ko lang kasi yes. I know you're a yes. I knew about the news because of you. Yes. What did you feel when you read the news? Oh, it's very sad. Very young, only 41 years old, and his daughter was there. Kobe's daughter was also there. Yeah. Uh-huh. So it's more sad. Not to, right. Kobe. It's Kobe and the kid and a kid. Uh-huh. And of course, the other people also. Yeah. Mm. It shows life is too short. Eh. Uh-huh. Yes. You never know when your time will come. That is why life is too short. Don't make it shorter. Yeah. Uh-huh. Make okay. It long. Yes. Okay. Are you ready for our Bisaya word of the day? Yes, I am. All right. Okay. Here's our Bisaya word of the day. Hey. What's the style? Kalampusan. 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 There you go. What's the meaning? Kalampusan meaning you will finish. Finish.
Yes. Finish. Yeah, you will finish something. Yes, like for example, your career or your school. Studies. Just like you, belated congratulations. Yay. Because you have that kalampusan, yes, sa iyong pag-aaral. I finished my college education. Yes. What's our Bisaya English word? This English word is, what's the style? Shunt. Shunt. Diba ano yun siya? Shunt. Diba rapper yun siya? Let it all out. Anong spelling siya? Shunt. S-H-U-N-T. Shunt. Meaning? To shove. Huh? Shove. To shove. Hindi rin namin alam yung shove. Shove's like, it's another word for push. Ah, push. Push. Yeah, that's one. Use it in a sentence. I shunted him because he was annoying. Oh, tinulak mo. His voice was annoying. That's tinulak why. Tinulak mo siya. Yeah, I shoved him because. Shunt. Yeah. Do I sound annoying, Boy Tisoy? No. Ah, okay. I. What about you? Want to shunt me? I am shanty dope. No. Okay, maraming salamat. What's our Bisaya word of the day? Kalampusan. Meaning? Finish. And then the English word? Shunt. Meaning? To shove. Maraming salamat sa iyo, Boy Tisoy. Dagang salamat, Boy Tisoy, sa inyong mga iba't ibang klase ng mga paorasyon at iba't ibang klase ng inyong mga sumbong. Ako po, si Senator Sap Bongga! Si Dan Boy Lucenia, we have here Toto Roses at Boy Biray. Salamat sa inyo. And of course, si Richie Kapoy. Kapoy naman kay basahon niyo. Si Madit, Noel Pancho, Allen, Regine, Chris, Angelo, Orlan, Raymart, EJ, Team, Edward, Danny, Raph, Jimmy, Danny, Sarol. Pero alam mo, Pangulong Dagong? Mga seaman ba ito? Oo, yeah, tama. Mga yes. Seahorse. Seaman. Seaman. Kung mapupuntahan mo yan sila doon, Pangulo, ang saya-saya nila, every Sunday... Ang seaman? Hindi, si Richie. Ah, okay. Kala ko ang seahorse. Every Sunday yan sila, nagsiselebrate doon. Yung seaman? Hindi, si Richie. Kapoy. Kapoy, mangugko mo, hindi ko ka-anto dito. Oo. Pero iyakak ko mo dito. Sumakay na yan ang barko. Ah, si mga seaman? Hindi, yung seahorse. Salamat po kay Doc Remel Uy at na mga staff ng Santon Plus at Nature Soya Coffee. Thank you so much. Ito po si Pangulong Dagong nagsasabing, life is short, don't make it shorter. That's why live a healthy lifestyle upang mabuhay po tayo. Hanggat gusto nyo, check your oras, 11:58 na. Musunod na Nika Josa and Mayora Iska Morena. That time.